kulo na po ang sabaw ng ating patatin. Patanggalan natin ang bula. At babaliktarin natin para itong kabilang side naman yung palambutin natin. Amoy na amoy ko na yung tanlad. Ang bango. Kahit po tanlad, okay naman kung wala kayong leeks. Kasi mas masarap talaga yung lalagyan natin siya ng leeks or tanlad habang nilalagap. Atin na po baliktarin para yung kabilang side naman ang ating palalambutin. Tusukan din po natin ng kaunti itong ating meat para ma-absorb yung lasa ng sabaw natin at mas madali din siyang lumambot kapag ka may butas siya. Lalagyan din natin ng black mushroom. Nakasoak na to kagabi sa tubig at na-slice natin. Ito na ang ating pata. After 2.5 hours, malambot na. Gawa na tayo ng sauce. Sa ating sauce, sabay-sabay na lang natin kung pinaglalaan natin. Kuha tayo ng mga 3 cups. Depende sa dami ng sauce na gusto natin. Nagawin natin 4 cups. Okay natin ha. Star anise. Bawang at sibuyas. Oyster sauce. Black mushroom. Let's add some chicken broth, pepper, ng ating mushroom at add natin ang dinisold natin na cornstarch. Depende po sa thickness na gusto nyo. Kung gusto nyo talagang thick, dagdagan natin yung cornstarch. Dagdagan pa natin ng cornstarch. Nag-dissolve ako ng 4 tablespoon ng cornstarch sa 1/2 cup ng water. Ayan, maganda na yung thickness niya. Tama natin ang ating pinalambot na pork. Bango po ng star anise. Simmer lang natin ng mga 30 minutes para yung sauce niya maglasa na dun sa ating meat. Yung nakita nyo, ang ganda oh. Glaze na glaze yung sauce niya.
Ayan, ito na po ang ating patati. At ang final touch natin. Ayan. Sesame oil. Ayan. Para mas shiny ang ating sauce. Ang bango. At ready to serve na ang ating patati for today. Dahil nagad tayo ng sesame oil, ayan, nakita po natin, very shiny ang ating sauce. After po natin nilagay yung sauce, nag-simmer lang tayo ng 30 minutes at ready na ang ating patati. Para hindi naman masaya yung ating stock, soft stock yung pinaglagaan natin ng pata. Lagyan natin ng sibuyas ulit. Para meron din tayong sabaw at gulay. Yan, pakuluin lang natin at meron na tayong gulay. Ayan, meron po tayong gulay dito at meron naman tayong meat. Kaya balance ang ating ulam today. Tara na, nakain na tayo. Dito na po natin ito titimplahan kasi natimplahan na natin ito nung pinaglagaan natin ng pata natin. Kaya sakto-sakto na yung lasa niya. Hintayin na lang natin maluto yung ating gulay. Ayan, luto na pong lahat. Luto na rin itong ating patatin. Kaya sasagutin na natin. Ito na po. Ang bigat, di ko alam paano ko ito. Yes, ang bigat. Kain na po tayo. Ng carrots. Ayan. Ready na po ang ating patatin.